sabi ng iba, ayaw ko dyan sa Canada. Wala kayong kaligayahan dyan kasi panay kayo work, 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 work. Good morning! Nag-snow sa labas. Ay, hindi na. Yes. Hello, everybody! Alis na po ako. Saray, naligo pa. Paalis na pa ako papuntang work. Tara, samahan niyo ako. Mag-duty tayo together. Good morning, neighbors. Good morning, everybody. So, ito po yung umaga ngayon dito. Napakatahimik kasi nag-snow today. Ayan, gloomy siya. So, chinks. Tara, alis na tayo. Mahuli tayo sa work. Ito po yung sa labas. Nag-snow siya today. Kapal na naman. Oops, dahan-dahan kasi madulas. Ito yung back alley. Ito yung off-leash park ng mga dogs. Yan. Ayun, may aso. Maglalakad lang ako ngayon kasi malapit lang din naman yung trabaho ko sa galing sa house papunta doon. So mga 8 to 10 minutes walk lang naman siya. Kaya lakad lang, exercise na din. Pero ang problema lang pag sobrang lamig, tapos maglalakad ka, talagang balut na balut ka. Yung mukha mo covered talaga siya. Tapos, kung may makeup ka, pagdating mo sa work, wala na, dye. Tanggal na siya, dye. Dito talagang pag naglalakad ka, dahan-dahan at tingnan mo talaga yung dinadaanan mo kasi may sinasabi sila yung black eyes. Meaning, madulas talaga siya. Silky. Ito, may binibenta na bahay. Ayan siya. Just listed. Yung bahay na yan. Kulay green. Mint green. Nandito na tayo sa highway. May church din siya dyan. So, dito kami nag-aabang ng bus. Kung sasakay ka na ng bus. Yun, may naglilinis sa daan. May snow. Responsable naman yung mga tao dito sa paglilinis ng sidewalk nila. Kasi pag hindi mo nalinis yung sidewalk mo at may nadulas, edi nadisgrasya ba? So, kargo mo yun. Kalbo na yung mga puno. Pag winter dito, nakakalbo na talaga sila. Akala natin, kala mo, patay na. Pero, pagdating ng summer, nako, super green na yan. Tapit na tayo sa workplace ko. Ilang kembat na lang. Alam mo yung pinagpapawisan na yung katawan mo. Pero yung kamay, mukha mo, ang lamig. Yung orange na house na yan, church yan siya. At the same time, may mga rooms din. Sa mga low income. At itong house na to, ang laki niyan. Para sa mga low income family.
bus stop yan. At doon din sa kabila. Na, malapit na tayo sa workplace ko. Ang gasolinahan nila dyan. Ito yung entrance. Crestwood Heart to Home. Malaki yan. Para yung palasyo. Mag-cross tayo. Left and right. Ay, left pala tapos right. Huwag siya nga besh. So, ito yung tinatawag na plaza. So, yan. Thrift station. Ang may-ari nito, siya din yung may-ari ng buong plaza na to. So, yan. Thrift store. Sinasabi nila parang ukay-ukay. Mura. So, ito na. Dito ako nag-work sa liquor store. Yung katabi naman namin. Barbershop yan, pero hindi nagtuloy na mag-open. Kaya ginawang bodega ng pagkain ng mga aso. Tapos yan, Monza Pizza. Tapos doon naman sa pinakalas, marijuana store. Weed store, cannabis. So dapat, pag magpupas ka, hindi ka nakatalikod sa door. Dapat nakaharap ka. Kasi pag nakatalikod ka, baka may biglang umatake sa'yo sa likod, diba? So for security reason, dapat nakaharap ka, tingin ka left and right, diba? Pasok tayo sa cooler. Ready na ako mag-accept ng mga manginginom, guys. Ayaw kong magpa-music, pero pag open ko dito actually, nagpapa-music agad ako, pero baka ma-copyright. About naman sa work ko dito, yung liquor store na to is pinagkatiwala na sa akin ng owner. Yung owner ng store na to, bihira na lang siyang pupunta dito. Ang ginagawa niya, tumatawag na lang siya sa akin at ina-update ko na lang siya. Kasi ako naman talaga nag-order dito lahat, inventory. So, ang sa kanya lang, siya na lang magbayad. So, yun. Mabait naman yung boss ko dito at matagal na ako sa kanya. Dito sa Canada, guys, pag masipag ka lang at hindi ka namimili ng trabaho, talagang magkakapera ka. Well, kahit naman saan, pag masipag ka, nagkakapera ka talaga. Pero dito, yung trabaho mo, natutumbasan talaga. As in, worth it. Kasi nababayaran ka ng sapat. Sabi ng iba, ayaw ko dyan sa Canada! Wala kayong kaligayahan dyan kasi panay kayo work, 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 work. 2 jobs, 3 jobs. Kailangan ditong mag-work para mabayaran mo yung mga bills mo. Tapos yung mga goals mo in life. Paano na yung dream mo na to travel around the world? Nasa sayo lang din naman yun kung piliin mong mag-work, work, work, or stay, stay, stay sa house. Kapag day off mo naman, pwede ka namang maglakwat siya. Pwede kang mag-shopping, pwede kang mag-fly to Vancouver, Toronto, Quebec, mga ganun. So, nasa sayo lang yun. Wala namang pumipilit sayo. Kung ayaw mo ng 3 jobs, edi wag, diba? Dito naman, hindi pagandahan ng work. Kasi, ang importante dito is mayroon kang income. Mababayaran mo yung mga bills mo, maibigay mo yung mga pangangailangan ng family mo. At yung mga dreams mo in life, at magka-savings ka. So, later on, pwede ka nang mag-retire doon na lang sa Pilipinas. Uwi ka, mag-farming ka, or whatsoever. Kasi naman, kahit anong profession mo dyan sa Pilipinas, like for example, nurse ka sa Pinas, engineer, lawyer, or teacher ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, hindi mo agad magagamit yun. Kailangan mong mag-upgrade. So, mamili ka dito ng kurso na gusto mong kunin na fit naman doon sa trabaho mo sa Pilipinas or profession mo sa Pilipinas or kung saan ka man galing para after sa pag-aaral mo, magagamit mo na yun. So, happy ka na at magkakaroon ka na ng malaking income. So, malapit na akong mag-out. 10 to 4 lang kasi yung duty ko ngayon at darating na yung karelibo ko.
siya naman yung magtutuloy, afternoon shift siya, so until 4 to 9, so siya na yung magtuloy. So magready lang ako, magclose na ako para pagdating niya iskerda na tayo. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle. Mademoiselle. That's just hi. Bonjour, hi, mademoiselle. Hi lady. Hi lady, meaning hi lady. Basically, yeah. Okay, yeah. Bonjour, mademoiselle. Okay, now when you say okay. Bonjour. Bonjour. La belle. La belle. Mademoiselle. Mademoiselle. What is that? Bonjour. Hi, beautiful lady. Oh, hi, beautiful lady. Oh, thank you. Merci. Merci beaucoup. Oh, there you go. Thank you very much. Yeah. Right? Hello. Here's Daylan. Here's my colleague. How long, Daylan, we've been working together? I don't know. I think 2 years. 2 years, yeah. More than that. It's got to be. Yeah, because I was in the other liquor store 2019. Then yeah, I came here 2020. Yeah. And then, yeah, it's almost 3 years we've been working together, right? Yeah, it's about 3 years. So that's Daylan. Yeah, are you single, Daylan? No, actually, I have a girlfriend. You have a girlfriend? Yeah. How old are you, Daylan? I'm 23. Oh, and your girlfriend? 22. 22, yeah. So that's Daylan. So sorry, guys, not available. That's yeah, it's taken. All right. So I'll go now, Daylan. See you tomorrow. See ya.